Here's my work for the round pen activity. Triangle, square and triangle. Ayan, dapat walang masyado na magkita kasi pag may shot, ibig sabihin hindi perpendicular yung pagkaka-bend mo. We use 0.30 na wire and ito, 139 na plier yung ginamit. Maaga lang ako naka-out kasi tapos din naman ako agad pero sobrang hirap niya. Today is March 1, 2022, and I hope matapos ko talaga tong vlog na to. Wala pa nga akong proper intro, di ko pa nakakwento yung mga nangyari dun sa past clips na napanood nyo. And sorry kung mukha akong hindi ako masyadong nakaayos for today, which is lagi naman kapag online class kasi lagi naman ako nag-off cam. Cause your girl is so shy. So ayun, ang class ko ngayon is periodontics lek. Kapag naman Tuesday, puro lecture lang kami. Lecture, then Thursday, then ay puro lab. And habang nakikinig ako, nagsusulat na ako ng mga gagawin for this week. Kasi alam ko hanggang next week na lang kami. Next week finals na agad. So, ayun. Tingnan nyo. Ayan na, ganyan na siya kadami. Ayan. Shout out sa MedSir din. Nagkagamit ko po ang inyong scheduler. Scheduler ba tawag dito? Basta ayun, nagagamit ko siya. Tingnan niyo naman yung mga gawain for this week. Ang dami agad. And yung mga gawain na yun, hindi siya basta-basta. Para, ano, matagal siya gawin. Hi everyone! Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog after how many months. Tapos yung last vlog ko pa, sabi ko, I will be consistent sa pag-upload. Mag-upload na ako ng mga ganap sa life. Ganap sa dent life ko. Ayun, sorry kasi na mas nag-focus kami sa business namin ngayon. And ayun yung pinagkakabisihan ko and dent. So ayun, di ko na carry na mag-vlog kasi nakakaubos talaga siya ng energy. Parang after ng practical, parang gusto mo na lang talaga humiga kasi di ka na makapag-TikTok eh. Parang matutulog ka na lang talaga. Anyway, dun sa mga previous clip na napanood nyo, makikita nyo doon na nagka-class ako. Tapos, sabi ko sa amin this vlog is orthodontics and perio. Nakatanong yung clip na gumagawa kami ng ganito. Ayan. Medyo na-rotate lang siya sa kanyang pagkakatape. Kasi tinago ko talaga siya. Ayan, para mapakita sa inyo. Ayan, flat yan ha. Ang dapat kasi nito, kapag flat siya sa surface, dapat, ano, flat na flat siya. Pantay lahat ng pagkakabend. Ayan. Dun sa week na rin na yun, sumagot kami ng form, perioforms. Ayan, ganito yung itsura niya. Ayan, meron kaming patient information record. Gumawa kami ng HPI. Kasama yung chief complaint ng patient namin. Tap, yung patient pala namin is kung sino lang yung kasama namin sa bahay, hindi kami kumuha. Like yung usual na ginagawa sa dent na kumukuha ng patient sa labas, hindi. Kung sino lang kasama namin sa bahay, since COVID pa nga, and delikado yung ganun. Then, meron din medical history and update or changes. Hindi ko pa alam actually score ko dito. Hindi pa ata na na-checkan ng prof ko or hindi niya pa napopose sa canvas. Tapos ayan, meron kaming dental chart and oral examination. Andito yung chart ng mga caries,
mga restoration na ginawa sa kanya. And oh, meron bang denture? Ayan, makikita mo dyan. Kukoloran mo ng red. Caries, abrasion, fracture. Mga ganun. Ayan, makikita nyo yung color red dyan. Tapos kapag restoration or any filling like composite, amalgam, ganun. Or kasama pa rin sa color blue na coal yung mga denture. Ayan, lalagay mo siya dyan. By the way, yung mga 4th-year student, kaya may ganito na kaming subject. Tapos, meron din kaming bleeding and plaque index. Dito is yung bleeding. Ayan. Kinukuha yung bleeding kapag habang sinusukat mo yung mga gingival margin, at depth, kapag merong nagdugo doon, or kahit pinpoint lang na dugo, dapat imomark mo siya dito sa bleeding index. Tapos, bibilangin mo yung mga dumugong part ng ngipin. 6 surfaces to ng ngipin, ha? And i-divide mo siya dun sa number of surfaces times dun sa number of teeth present times 100. Ayun yung bleeding. Magiging bleeding index mo. Tapos dito naman sa plaque index, which is yung kukolorin mo ng blue, doon, sa plaque index, ang ginagawa dito, kukuha ka ng disclosing solution. Ayan, katulad ng pinapakita ko sa video. Ayan, kukuha ka dun ng disclosing solution, lalagay mo siya sa rapen dish. Tapos kukuha ka ng microapplicator, tapos lalagay mo siya sa all surfaces ng teeth. Tapos kung may maiwan doon na red mark, doon may present na plaque. So, imamark mo siya dito ng color blue surfaces. Ayan. Tapos, ganun ulit, parang ginawa sa bleeding index, total number of surfaces with plaque divided by number of surfaces times number of the tooth present times 100. Ganun lang. Tapos, ayun. Natapos kami dito ng mga 2 hours and 30 minutes. Ang tagal gawin dun sa pagkusukat ng pocket depth, ayun yung pinaka-natagalan kami. Pero dun sa mga plaque index, madali lang. Madali, I mean, ano ba? Paano ko ba explain? Hindi siya masyadong time-consuming. Kasi dun sa pagkusukat ng periodontal depth, which is yun dito, iisa-isahin mo talaga yung ngipin. Ayan. Iisa-isahin mo siya. Ayan. Kaya ganyan, oh. Iba pa yung sa labial, iba pa yung sa lingual, ganun. Kaya medyo time-consuming talaga siya. So, ayun lang naman ang mini-update sa mga vlog na nakita nyo kanina. And for today naman, ang gagawin naman natin, mag-warbending tayo since meron nyo kaming orthodontics. Ang warbending activity natin for today is the vertical loop and the horizontal loop. Horizontal loop ba? Vertical loop and helical loop. Ayun yung gagawin natin ngayon. Ayun yung makikita nyo sa next clip. And then, sobrang daming gagawin for this week. Meron po kaming Adams class na gagawin para sa ortho. Tapos, quiz sa perios na subject namin. Then, ayun, mga post-tas na nagagawin lang sa computer or sa laptop. So, ayun. Next clip, yung gumagawa na ako ng warbending. So, ang kailangan kapag nag-warbending, kailangan nyo ng marker. Dapat fine na marker. Wait lang. Dapat fine na marker. Mga ganyan, kanipis. Kasi kapag makapal, baka hindi maging accurate yung pagsusukat nyo. So, ruler. Ito yung ruler ko. Kuno-convert ko pa nga siya to inches kasi naka-centimeter siya. Tapos, papel na pagdidikitan nyo nung gawa nyo. Talagang din natin siya ng pangalan nyo. Ayan, yan yung full name ko. Tapos, manonood muna tayo nung kung paano siya gawin. So, I forgot to mention, kailangan nyo din syempre ng plier na pang bend ng wire. O, eto yung wire. Gagamitin natin yung wire is 0.28 na size ng ortho wire. Tapos, bird beak. Then, wire cutter. Ayan, ito yung mga kailangan natin para makat natin and mabend. Guys, hindi po ito tutorial ha. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa with my own technique. Sino ka dyan? Professional. So, ayan. Sabi, 10 loops are equidistant from each other 10 millimeters apart. So, mag-mark muna ka ng 10 mm. Ayan, nagawa ko na. Almost na siya. I-right angle ko na lang yung ano. So,
susukatin natin kung ano ang kanyang ano, height. Okay lang. Mahal naman tayo ni Lord. Nobody's perfect. Series. Nobody's perfect. Tapos sumakin nyo na sa gray mo, sis. Look, I'm almost done. Ayan, nagawa ko na siya. Ayan, malapit na ako matapos. Sakit na sa kamay, sis. Sa may helical loop, ganyan yung gagawin natin. May mga circle-circle dyan. Napakahirap, sis. Tapos yung nasa video dito, magkaiba, magkaiba. So ayun, di ko alam kung paano siya gagawin. So, ang kailangan natin gawin is mag-experiment kung paano siya gagawin. Nag-mark lang ako dito kung saan ako mag-iikot. Ayan, kita niyo itim dyan. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Siya. Nagawa ko siya. Papakita ko sa inyo. Ayusin ko lang konti. Oh! I'm so proud of myself, guys. Ako lang po. Pero, hindi naman siya masyadong ma-flat dahil... Or...